Kung gantong cable pa rin ang gamit mo, dapat mo nang palitan yan. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit kailangan natin mag-upgrade ng high quality cable. Sa build quality pa lang, mapapansin nyo na, karamihan ng mga generic cable na ganito, yung plugs niya is plastic or rubber. Kung ikukumpara siya dito sa high quality cable from kable at iba pa, makikita nyo naman yung pagkakaiba nilang dalawa. Gawa ito sa metal, kaya sigurado kung ikukumpara dito sa generic cable is lamang to sa tibay. Pagkumparahin naman natin yung cables nilang dalawa, check natin yung thickness and yung overall quality niya. Dito sa generic cable, manipis lang siya and mukhang madaling masira. Kung ikukumpara dito sa high quality cable, eh mas makapal siya and sigurado na kakayanin nito yung mga live gigs or mga paggamit natin ng paulit-ulit at hindi siya agad-agad masisira. Importante ang durability ng cable lalo kung gagamitin natin ito sa labas or sa mga live events. Siyempre, ayaw naman natin sumabit sa mga gigs natin kaya dapat mag-invest tayo sa matibay na cable. Ngayon, proceed naman tayo sa sound test. Kung mapapansin nyo sa clean sound test natin, wala masyadong pagkakaiba sa tunog niya or hindi natin masyado napansin yung noise sa dalawang cable. Pero nung nag-switch tayo sa dirt channel or nag-add tayo ng distortion dun sa signal natin, dun lumabas yung mga noise. Sa generic cable, very noticeable yung noise niya, so dinig na dinig talaga. And sa economy cable naman, from kable at baba is very minimal lang yung lumabas na noise sa kanya. Mostly yung noise na yung galing na sa mismong gitara ko dahil naka-single coils lang ako. And yung ganong pickups sa gitara is may noise nga talaga. By the way, pwede nyo mabili ang 3-meter instrument cable na to for only 180 pesos. As always, link in my bio. Kaya